Okay, hi guys, John Titi here, and ito yung optimized settings natin para dito sa Senua Saga HellBlade 2. So first ay kailangan naka 800p yung resolution ng display natin. Yan. And dito sa settings, graphics, and sa upscaling, FSR3 quality, tapos resolution natin is 800p. Tapos sharpness ko, ginawa kong 50 rin para medyo malinaw ng konti. Then, off yung V-Sync. Tapos, sa advance, naka-low siya lahat. So, by default naman, low talaga lahat yan sa Legion Go. So, yan. So, test tayo ng game. Ayan, start natin. So, frame rates natin dito, umabot naman siya ng mga 40 to 48, pero minsan nababa siya ng 30-ish, mga 37, ganun. May mga stuttering nga lang siya, kaso limited lang naman, unlike sa default settings niya is mababa ng 20. So ito na yung pinaka optimal settings na nagawa ako. Yan. Okay, so try naman natin kapitan siya ng external GPU, yung GPD G1 natin, para makita nyo lang yung improvement niya sa game, kung gaganda ba ang performance kapag GPU natin. Kasi ito na yung pinaka-stable na nakukuha ko dyan, nagtry na ako ng mga ibang settings, no? So yan na, hanggang 40-ish na frame rate. Okay, so ito na yung gamit na natin, GPD G1. So same settings pa rin tayo, 800p yung display, graphics is FSR quality, tapos everything is low pa rin. So yan, quickly play lang tayo. So yan, makikita nyo, nasa 60, 69, yan. Yun, bumababa pa rin siya ng 45. Hindi talaga siya well optimized yung game, no? Kahit naka-external GPU tayo. Pero ayan, mataas na naman siya, above 60 naman siya. Ayan. So dumagdag ng 20 frame rate siya. Okay, doon pala ang daan. So yeah, anyways, yan guys, nakita nyo naman, konti lang halos ang diferensya nya kapag kinabitan natin ng GPU. So okay na rin siya sa 48 FPS, no? 40 to 48. Oh, action na pala to. Yan, away po na tayo. Tingnan natin itong same pa rin ng fight gameplay niya, yung fighting niya. Ay, nabagal siya. Pero hindi pa siya nakarecover kasi. Very smooth pa rin, smooth siya. Ah, siguro kasi nga naka-external tayo. Yun, nagsasend ito siya rin ito, no? So yun guys, sana gusto niyo itong video na to. Okay naman siya, playable naman siya sa Legion Go, kahit naka-default GPU tayo. Yun nga lang, talagang hindi pa siya ganun ka-optimize, no? So antay tayo ng update ng game. Hopefully, ma-optimize to talaga. So, maganda rin to eh. Nalaro ko na yung first game nito. Okay naman siya. Hindi ko pa nga lang natatapos. So, may mga backlog tayo rin. So, ito, bonus settings lang natin. No? So, additional lang. Gagamit tayo ng lossless scaling. So,
So ayan, ito yung application na from Steam. So magkakaroon tayo ng additional frame gen, no? So meron akong review nito, check nyo na lang siya sa description. Then pakita ko lang yung quick settings niya, no? So ito yung ano natin, yung settings natin is graphics. So nag TSR tayo, then naka dynamic resolution tayo, ng target natin is 30 frame rates lang. Tapos kailangan natin i-window mode siya, no? So pagka window mode niya, tsaka nyo i-open yung lossless scaling. Yan. So balik kayo sa game. So malaki ang improvement niya sa frame rates. Kaya makita nyo. Yan, so nag 60 na siya. So yan, smooth naman siya. Yan, no? Ano yung galawan niya is tumaas. So naka built in GPU tayo, no? Gamit natin yung 78M. Yan, makikita nyo talaga yung sa galaw niya is very smooth. So yun, malaking improvement yung lossless scaling niya. And wala rin siyang ghosting, no? Mapaano na siya ng 60. So anyways, yun ang isa sa pwede nating mapa-optimize to. Gagamit tayo ng lossless scaling. Ayan. So yun guys, sana na-enjoy nyo yung video. Again, thank you very much sa mga nag-view. And yeah, get nyo na to sa Game Pass. Free siya ngayon. At pura lang naman yung Game Pass. Instead na mag-pirate kayo or kumuha kayo ng crack, no? Kunin nyo na lang siya. I think 150 lang siya, wala pa. Parang 120 lang siya monthly, no? So maraming AAA games doon. At very optimized naman yung iba sa Legion Go. Marami na akong mga na-test na games doon, no? So see you again to the next one. God bless everyone.